I was able to acquire a set of documents in relation to the 51 billion peso projects ni ano no ni Pulong no. Ito nakita ko yung mga itemized list ng projects, talagang grabe, very ano no, brazen yung ginawa nilang ano dito, corruption no. Kasi ano to, pag kinukuwenta mo yung 51 billion, pag ginawa mo tong low cost housing units, makakapagpagawa ka ng 102,000 housing units ilan lang ba ang population ng distrito ni Pulong? Mga nasa roughly 600,000. Kung one third diyan ang mahirap, that's 200,000 in a family of 5, so mga 40,000 lang. Kaya niya nang paggawan ito ng ano ng low cost housing many times over, kasi ganun kalaki. Dapat wala nang informal settlers diyan sa Davao. 'Di ba? Kaya ang tanong dito, saan mo nilagay? Ando doon, makikita mo puro mga flood control projects, mga drainage, kasi ito daw ang according dun sa mga insiders sa ganyang kalakaran, yan daw mga flood control projects, yan yung may pinakamalaking pinagkakakitaan. Kasi bubuksan lang daw konti yung kalye, then isasara na. Then hindi naman makikita physically ng COA yan o kung sino inspector, yung ganon. Kaya ang laki ng kinikita dyan. No? Doon mo makikita. Tapos sa masama nito, itong nire-report ano, na nagkabaha, doon mismo sa lugar niya. Kaya ano nangyari doon sa flood control projects mo? Kung meron man. So apparently, kaya alam nyo, Christian, di ba ito si Pulong, pasiga-siga ito eh. Maririnig mo kung humiri ito, parang siga. Pero simula last week, nung lumabas tong issue na to, not a word, ano? Hindi ko alam kung saan ito nagmumokbok at pinoproblema kung paano siya magpapaliwanag dito. Kami, we're studying already kung anong iba't ibang mga kasong pwedeng i-file dito sa mamang ito. In the context of ano, yung 51 billion allocation? Yeah. Yes, kasi ganito yan, no? And ito sana no, maliwanag na sa mga kababayan natin. Hindi kayo dapat magulat, no? Kasi nga sinasabi na namin 'yan simula sa pool, itong pamilyang ito ay sanay sa ganyan, no? Nung nasa Davao sila, hawak nila talagang ko anong iba't ibang anomalya yung ginawa nila diyan, yung peace and order funds, confidential funds. Tapos since walang nagrereklamo kasi papatayin ka na, may death squad sila. For the longest time, namayagpag sila. Ngayon, nung nagpresidente yung tatay nila, ito na ngayon. National level ngayon yung mga nakawan. Kaya nakita nyo yung mga pharmacy na yan, mga yung vaccine scam, tapos ito yung sa mga infra, ito sa kanila, yan pa lang. Ano? Dun sa customs, lahat ng mga nakawan at lahat ng illegal, pati illegal na droga, no? Minonopolize. Kumbaga, naging criminal syndicate yung buong Pilipinas, yung buong bureaucracy, ginawa nilang ganun. Kaya ito na ngayon. This is just Christian, ano lang ito, tip of the iceberg. Tapos and this guy had the audacity na magreklamo na bakit daw ginawang 1 billion na lang yung ano niya. Hindi pala ito nabusog nung binigyan siya ng 51 billion ng tatay niya. Mm. Pero yung binabanggit yung dokumento na nakuha nyo, anong what exactly was that? Pertaining to the 51B. Ipakuha ko lang, Christian, andali. Okay lang, sige. Mamaya, pag ready na. Pero ito, official document ito. Ano? Official document po ba ito? Yes, from yes. DPWH? Official documents from DBM. So, ano to? Kasi ang nabanggit ni House Appropriations Committee Chairman Zaldico, kukuha rin daw siya ng mga dokumento. Sige sir, pwedeng paki-elaborate ng konti para
Oo. Ano yung hawak niyo? So nakuha ko ito from BBM ito lahat. Tapos andito dito yung mga itemized ano eh, projects eh. Nakita natin talagang ang dali i-check nito. Pagka nagkaroon ng technical inspection dito, pagka special audit ng COA, ano to, walang lusot ito. Kasi nga sabi ko sa inyo, they never expected na mawawala sila sa pader kasi all their lives nasa pader sila. Kaya ngayon, it's a shock to them that they are so vulnerable. They're twisting in the wind. Eh. Diba? Mm. Kaya naman, nagtatangka silang bumalik sa pwesto through any means. No? Gusto nilang patalsikin yung Marcos administration. Yun. Okay, o sige. Yung napag-usapan natin dati yan eh, no? Yung destabilization. Yes. So yung sinasabi nyo, dito sa itemized list na nakuha nyo from the DBM, madali siyang i-double check. For instance, flood control project, pwede namang i-inspect kung talaga nangyari. Ganun po ba yan? Yes, yun. Tapos yung kung may mga farm-to-market road man dito, tapos kung ano may multi-purpose building, mache-check kung overpriced man ito. Kaya ano eh, open and shut case na naman ito eh, no? Kaya kailangan magawa ito. Oh, ay, pero nakakalula kasi yung at saka nakakalula yung amount, kung totoo, almost 51 billion, no? We're not talking of millions, of billion. Yes, and yung mga Congress na kausap natin. Talagang historically, no? Allocation to, no? Pagka umabot ka ng 3 billion, talagang ano ka na, sacred cow ka na, malapit ka na sa kusina niyan. Pero unheard of itong 51 billion, kaya talagang nagulantang maraming mga congressman, pati sa Senado, no? Nakita nila kung gaano ka special itong distrito ni Mr. Pulong Duterte. And to top it all, tatay niya yung presidente. No? And meron pa rito from yung sa NEP, ano yung National Expenditure Program, which is yung pondo ng na propose ng presidente, doon pa lang mataas na. Pero hindi na hinto ito. Doon sa GAA, doon sa budget ng from Congress, dinagdagan pa. Every time for the 3 years na nandoon si Pulong. No? Kaya wait. In short, ano to? Hindi pwedeng sabihin na hindi to alam ng mga kongresista kasi kung ganyan kalaki yung amount na pinag-uusapan, hindi lang yung bubukol eh, no? Lolobo yan. To borrow a term, yes, that we heard during the time of Gloria Arroyo, no? Hindi lang siya bubukol, lolobo yan. Sabi-sabihin, alam ng mga kongresista yan, pati ng mga senador. Pero bakit wala nang ahas na magsalita ano mga panahon na yan? Ay, hindi mo makikita ito. Kung cursory ano lang, kasi normally yung insertion, papasok yan sa BICAM na. Mabilis ang pangyari niya, mga amendments niya, ano? Lipat-lipat, yung bawas dito, dagdag dito. Pero doon pa lang sa, ano, pagka nasama yan, nalagay yan sa lump sum, hindi mo rin makikita yan. More often than not, the individual legislator, kunyari, congressman ka sa isang probinsya, ang tututukan mo, yung project na mapupunta sa'yo, hindi ka normally manghihimasok sa iba eh. Diba? Kasi you are the representative of the people of that district. So dapat, ano ka, ilalaban mo yung magkaroon ka ng proyekto para doon na ikabubuti ng inyong distrito. So yon normally. Sa Senate naman, sa sobrang lawak ng budget kasi, may iba-ibang focus eh. Hindi naman tinututukan yung kung magkano nakuha ni congressman ganito. Hindi, kasi ang lawak niyan eh. It's a voluminous document eh. Kaya they could be forgiven for that. But for sure, alam niya nung chairman ng appropriations nung panahon na yon. 'Di ba? At saka, ano yan eh. 'Di ba? Sa pagkakaalam ko naman sa kalakaran din yan sa House, eh nagkukumparahan din naman yung mga kongresista, 'di ba? Oh, magkano ba nakuha mong allocation? Syempre, ayaw nilang gamitin yung term na pork barrel. 'Di ba? Yung sinabi niyo nga yung pinakamalapit sa kusina. Nagko-compare notes din yan, 'di ba? Tapos yeah.
eto mismong si Congressman Pulong naman ang umamin, di ba? Dahil nagreklamo siya, naglabas siya ng statement. I think ito yung pinakahuling nadinig natin sa kanya. Naiwan lang daw na allocation sa kanyang distrito, 500 million. Doon pa lang, nalula na rin ako, no? 500 million na pala yung pinakamaliit ngayon. Kasi nung, di ba, nung panahon po ng pork barrel, nung ano pa yan, hindi pa siya illegal, ang allocation per senator, nung unang panahon, ha, 200M, di ba? Tapos per House member, 70M. Nagugulat ako, 500M. Yun pa pala yung pinakamaliit. I mean, what do you think of that? Yeah. Oo. Oh, and ito ngayon nga, 51 billion. Pero yung sinasabi mong nagkukumparahan, sila yung mga magkakaibigan siguro. Pero the fact na ngayon lang to pumutok, wala akong kakilalang congressman o senator na may alam dito. Kaya talagang special legislator, no? Kasi ganun eh, ganun kalaki. Mas malaki pa sa budget ng departamento 'yan eh. Parang ano nga eh. Parang pang Department of Agriculture na yung budget na yan. Di ba? Yung mga ganyang kalalaki. Hindi ako nagkakamali. Kaya talagang, yeah, it's so scandalous na kaya nanawagan ako sa Commission on Audit. Magkanta kayo ng special audit dito. At meron silang motu proprio powers eh. Kasi hindi naman yan kailangan. Idadirect sila ng kung sino. Kasi independent sila, no? Per our constitution, they can investigate whatever they want to investigate at mag-conduct sila ng special audit kung anuman government project na feeling nila ay kailangan bigyan ng second look. So ito, the fact that we're making a lot of noise for this, mahagip at mahagip nila yan. Kaya motu proprio, mag-ano na kayo dyan. Tignan nyo na yan. Yung mga auditor dyan sa Region 11, better make sure na hindi kayo madadawit diyan by initiating, no? Kung may kailangan kayong i-disallow diyan, disallow niya na para hindi kayo masama diyan sa kaso. Pati yung DPWH, no? Yung DPWH District Engineers, alam 'yan. Alam kung anong milagro nangyari diyan. Yan yung mga makakasama sa kaso eh. Kaya if they want to save their own skin, gather receipts na right now. And unahan nyo na. Magsabi na kayo. Pag nagsabi kayo ng totoo dyan, it just might save you.